Good day guys sa'yo. Sa video natin ngayon ay tuturuan ko naman kayo kung paano gawin yung interval training or interval speed session. Ngayon ay Wednesday, kaya yun, speed workout ako today. Tapos i-differentiate din natin kung ano yung pinagkaiba ng tempo at ng interval. Ang tempo ay kinukuha natin ng between zone 3 and zone 4. So mas mababa ng bahagya yung effort niya kung ikukumpara mo sa interval. Ang interval naman, ito yung pangkaraniwan na target mo na maging race goal pace. Kung i-range naman natin sa percentage, ito yung 90 to 95%. Kung papipiliin ako kung alin mas mahirap yung interval. O bakit mas mahirap? Kahit sabihin natin na mas maikli ang interval, dahil mas all out to, para sa mga newbie, aasahan nyo na talagang pagkatapos mo mag-interval, masait yung mga legs mo. Dahil ganun yung naranasan ko dati. Kaya dati hindi ko ganun type tong interval kasi talagang kinabukasan ang sait-sait ng mga binti ko. O yun, mas, para sa akin, mas matama na kaya mas unun akong ituro yung tempo kasi mas light yon sa body syempre. Yung effort nun, although mas mahaba yon, mas mahaba ang duration ng workout nun, pero mas less patig yon, hindi yun masyadong mabigat sa mga legs natin. O bakit natin kailangan gawin uli yung mga speed session gaya ng interval? Syempre, kung may target ka na time sa laro, dito mo mapapractice yung pacing na para doon. O magkakaroon ka rin syempre dito ng magandang running form. Dahil imposible na magkaroon ka ng pangit na running form pag tumatakbo ka ng mabilis. Magkakaroon ka ng malakas na leg muscles, syempre. Nadidevelop din dito yung, syempre, yung lungs at yung heart natin. Tapos dito, paunti-unti, may increase mo rin yung VO2 max. Ano ba yung VO2 max? Yun yung kung paano i-maximize ng body mo yung oxygen na ginagamit niya during intense effort or hard effort. Ayun. Paano ginagawa ang interval? Simple lang, pili ka uli ng patag na ruta. Dahil gaya ng tempo, kailangan mo dito ng mag-maintain ng pacing. Syempre, may target kang pace. Kailangan mo na ma-maintain yung pace na yon. Pwede naman dito yung by distance or by time. Ako pangkaraniwan by distance. Dahil meron naman tayong GPS watch, pwede naman nating iset yung distance dito. Pero pwede naman din iset yung time by time. Ang example nito, kunwari, 5 by 100 meters na repeats. Tayo, morning. So yun, yung 100 meters mo, gagawin mo ng 5 beses. Pagkatapos mo na, kunwari, tumakbo ka na. Pagkatapos mo dito, tumakbo ka. Pagdating mo sa dulo, mag-rest ka ng at least 2 minutes pababa. Yun, pwede ka mamili kung from 100 meters hanggang, sabi ko nga, 1.6 kilometers pwede mong gawin na yung interval na paulit-ulit. Kung tatanong mo naman kung gano'ng kadami, syempre, didepende yun kung ano yung pinaghahandaan mo na race. Kunwari, 5K yung race mo. Syempre, yung dapat na magiging volume dami nung mileage, nung haba ng tinakbo mo, ma-reach niya or malampasan niya na ng konti yung 5K. So, kunwari, gusto mo 500 meters repeats lang. So, syempre, para maka 5K ka, ilan ang kailangan mo ron? So, 10. So, dapat at least mga 11 or 12. Diba? O, yun. Ganun lang naman. Para, ano. Tapos, yun namang interval, pwede mo itong gawin weekly. Pa-i-clean mo lang yung rest period. Kunwari ngayong week na to, 2 minutes rest mo. Then next week, gagawin mong 90 seconds na lang. And then 1 minute and then 30 seconds. Okay, no. Condition na yan ah. Tuwing kailan ginagawa yung speed session, gaya ng interval, yun nga, pwede mo itong isalit sa tempo. Yun, parehas lang din. Every, at least once a week. Iseset natin to dun sa unang araw na dapat nasusundan nito ay easy day para fully recovered syempre yung body mo, and then sumunod ito na yung speed workout, and then bukas recovery ka. Yun, ngayon ay simulan na natin yung warm up. Warm up muna ako ng 2K. Huwag nyo kakalimutan na syempre pag speed session, ngayon yung suot yung mga pangmalakas sa inyong sapatos. Yung gagamit nyo sa race day, syempre ngayon mo yun pwedeng testingin. So dun sa mga nalilito, sabihin nyo, ba't parang magkamukha lang naman yung interval saka tempo? Ang simple paliwanag, mas mababa yung intensity ng
tempo, mas mataas yung intensity ng interval. Tapos actually yung tempo kasi dapat kung sanay ka na, inaalis na talaga dun yung rest period. Pero since syempre para sa mga newbie, talagang may rest period. Pagbaguhan pa tayo sa tempo. Ang kasama ko yung pamangking pumayabang. Tatalunin daw po niya. Ah, kaya pala, i-ensayo ko ngayon. Kasi may laro kami sa linggo eh. Labang ko to, 3K. Unang event ko pa, may pala ako maglalaro ng official na 3K. Sa crack. Mapaki 3K. Siyempre, obviously, galing ako sa injury. Gusto ko, kailangan yung shorter distance lang muna. Pero hindi dahil 3K yung lalaroan ko, eh madali yun. Siyempre, 3K, yun niya, mula umpisa pa lang, rotrata na yan, asahan nyo. Tawa-tawa po siya. Nakatukay na ako. So, magtaasan nitong warm up, dalis muna tayo. Para hindi mabigla, dahil talagang medyo mabigat talaga intensity ng interval. Kaya kailangan natin mag-drills sa warm stretching. Bali, tatakbuhin ko ngayon 500 lang para pa-loop dito sa Olip. Oh, yun, nakapag-stretching na tayo tsaka nakapag-drill. So, obviously, pawis na ako. Warm up na ako. Ngayon, sinet ko lang yung relo dahil itong a base fit, meron itong intervals na training. Iseset mo lang naman yan kung gani yung distance na gusto mo, yung rest period mo. So, bahala na siyang mag-alarm para sa'yo pag nagawa mo na yung workout na sinet mo. So, let's go. Kasama ko kayo sa ilang ikot. Dito 500 meters, hindi ko lang sure kung makakailan ako, kung makayan ako makasampo kasi medyo tanghali na, mamadali din ako ngayon, pero tatry ko makasampo. Ayun, naglagay ako ng headband dahil nasira po yung salamin ko na pang running talaga, para hindi masyadong masait sa mata, nakakahilo pag gumagalaw yung salamin ko. Sana na wag magmukha akong na hospital doon sa headband kong puti. Tara, naka-set na ako. 500 meters. Tara, sama. Start workout. Let's go.
Yun. Recovery tayo. Na-recovery ko ay 90 seconds. Nisilip ko kanina. Parang around 3:30s yung pace natin. Recovery. Ganito lang. Stand still or walk. Kaya yun ngayon, nakabalik na ako dito sa starting position ko kanina. Ha? Ganito talaga pag interval. Ingal ka ba yun? Ngayon na eh, may 45 seconds na lang ako para mag-rest. Ang heart rate ko ay 167. Mas mataas na siya kanina bago ako minto. So last 25 seconds para mag-rest. Sama kayo ulit. Huminga kayo ng malalim pag mag-recovery para maging mabilis yung pagbaba ng heart rate. Last 10 seconds. And go. Second interval. So, handaan niyo palagi na huwag agad kayo mag-uubos. Kasi kailangan makompleto niyo yung session. Malikot. Hey, 3:13. Konti yun. Heart rate ko 179. So ito, rest tayo ulit. So dito ko na pupunta ulit. Paulit-ulit. Mamaya pakikita ko sa inyo kung nakailan ako. Kasi medyo nangangawit din ako pag ganun kabilis yung pace. Tapos may akong GoPro. Tapos nakataas pa. Ito nga yung last 4 seconds sa recovery ko. So tatandaan nyo sa recovery, pababain nyo mabuti yung heart rate, huminga kayo ng malalim. Huminga ng malalim tapos pigilin nyo sa diaphragm. Tapos unti-unti nyo ilabas. Yun, almost last 30 seconds. So mamaya babalik ako sa inyo. Sabihin ko sa inyo kung nakailan ako. Yun, abang-abang mamaya. So mamaya natin malalaman sa bahay kung ano na yung nagiging average na pace. So sorry. Nakakatatlo na ako. Nakakapat na ako. Heart rate ko ay 186. Medyo nag-reduce ako ng speed ng konti. Kasi kanina pala ko 5 repetition lang. O ngayon lalakapat na ako. Pakaramdam ko okay pa ako. So gagawin ko na 10. Pero hindi naman sobrang bagal. Parang yes pa rin halos yung intensity. Pero mas ginagana ko na konti para makasampo ako. 5 na. 183 ang heart rate. Ayun, may nakalimutan ako yung tubig ko. Natutuyo nila lang muna ako kaso ang tubig ko ay around 300 meters mula dito. So yun,
Pag nag-interval ka, wala na ganito, mainit yung tubig. Dapat sineset nyo kung saan kayo nag-start tsaka kung saan kayo nagtatapos para makapag-hydrate kayo kahit konti. Gaya ko, nauuwa ko ngayon, pero kailangan ko nang itakbo. Ito na yung pang-anim na repetition. Ito na yung pang-pito. Init na, mag-alas 8 na. Last 10 seconds sa recovery. Masakit pa rin yung ankle ko, may tama pa rin ako. Ayun, last 3 na lang, 8 na, pang 8 na ngayon. Heart rate 181. May over tayo. Last 2 na lang. Tatawa na ako. Ngayon lang ako rin ako pag speed. After 1 month 2 weeks. So yung nakaraan temporal, sabi ko sa inyo, hindi ko naman consider na speed yun. Para sa akin ah, sorry. Kasi hindi man ako gano'ng hirapan. Ito mahirap talaga. Sige, relax mo na ako. Last 2. Yo, Sham. Heart rate 182. 1 minute to recover. Sama ko na ako yung sa last 1. Ha? Sarap. Ang sali talaga itong interval. So, ngayon ako, di ba tagal ko na pahinga. Ngayon, kailangan kasi ng body mo yung maramdaman ulit yung hingal eh. Hindi pwedeng puro sumunto lang. Kaya nga, mahalaga talaga to. Para yung mga nagbabarabarang mga passage ng hangin mo dyan. Magbukas uli. 3, 2, 1, let's go! Yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, I'm likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Iwan natin! 185! Heart rate! Sarap! Na-recovery walk na ako papunta dun sa tubig ko. Ay! Sarap! Ayun! Ganun yung interval. Napakasaya, di ba? Hindi, sa totoo lang. Kung isipin mo kasi na nahihirapan ka, lalo ka mahirapan. Pero kung i-enjoy mo yung hirap, so mababawasan. Hindi mo yung ganun iisipin. Para ka lang naglalaro. Tsaka talaga naman, itong pagtakbo, dapat ina-enjoy natin. Kaya yung sa channel ko, mapapansin nyo, gusto ko masaya lang tayo lagi. Kahit mahirap, ganun talaga. Kasi marami na tayong drama sa buhay. Huwag natin dagdagan pati sa running. So pagkatapos nyo mag speed run, kailangan nyo talagang mag
pull down. Pull down, pwedeng walking, pwede din namang easy jog lang talaga. O ngayon, ang pangaramdam ko, kung tatanungin nyo, kanina tumatakbo ako, masakit pa rin yung ankle ko. Tapos ngayon, nararamdam ko yung Achilles ko sa may likod. Siguro, medyo nanibago. Dahil ngayon lang talaga ako napag-speed ng below 4 na pace. Yan po, after po ng interval, ito na po kami ngayon. Ano ba, oras mo noon, ano? Kape. Ito na yung interval namin. Ayun, no? Sa, ano, no? Kasi kami, oh. Isang beses lang mo siya nag-42. Oo, doon nga sa ano? Sa, ano, pitoran. Ang dahil pagkain dito. Ano natin? O, tama, ube jam, galing doon sa nagbagyo. Strawberry jam. Ikaw man. Peanut butter. Oh, siyempre. Baka naman 5. Ano tayo? May given tayong Milo. Ayun yan, Ovaltine katapat niyan. Shout out kay Ovaltine. Magparamdam ka na. Ovaltine ka. Ba't nilipat po. Kaya nga eh. Ilipat mo na agad sa ano. Ayaw ko dyan kay Ovaltine. Kung ano problema niyan sa buhay. Maganda promotion niya eh. So yun, hindi ko pala natapos yung vlog. Hindi ko pala natapos. Totoo, hindi ko nga natapos. Ayun, dito ko na po tatapusin sa kape-kape yung interval ko today. So yun, na-arouse ko naman. Sana natulungan ko kayo na kung paano nyo magagawa ng tama yung interval training nyo. Ayun, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content, sana patuloy nyo ako subscribe, like, comment, tsaka pa-share po yung video. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless.